Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Today's video ay magkakat tayo ng Creeping Charlie. Ito. Magpropagate tayo ng Creeping Charlie sa isang maliliit na pot. At susubukan natin kung yung soil na gagamitin natin ay pwede sa kanya. At ngayon, magka-cutting tayo. Marami tayong lalagyan, kaya marami akong kukunin. Okay? Yung sobrang haba ay tatanggalin na natin para gumanda siya. Ayan. Ito pa. Ayan. Siguro marami na ito. Tingnan natin, oh. Ayan, oh. 10 yung pot na lalagyan natin. 10 siya. Tingnan natin kung hanggang saan ang ating mararating itong ating pinutol. Ayan. Para yung matitirang yan, ganyan na lang. Sobrang haba na siya eh. Kaya ngayon, ikakat natin ang ganyan. O, di ba maganda pa natira? Maganda pa yung natira natin na kasapat kaysa yung sobrang haba niya. Ngayon, mairiripat na natin siya. Magpropagate tayo through soil. Tignan natin kung ano ang magagawa natin sa pag-propagate natin na ito. Okay. Sa bawat baso. Yan, dito natin ilalagay sa ganito. Ayan, oh, nilagyan ko na siya. Tapos itong ay ilalagay natin 7 pieces sa bawat isa. Kaya, ayan. Makikita natin kung paano at ito ay lalago. O may mamamatay. Minsan kasi may namamatay. Minsan naman lahat nabubuhay. Kaya tignan natin kung paano ang ano nito. Okay. Ito na o. Lalagay ko na dito. Ganito na yan. Lalagay sa ganito. Ito. Ang gagawin natin dito muna, lalagyan natin muna ng babasain muna natin para madaling itanim. Babasain natin muna. Para maipanim natin ng maayos, umapit sa lupa. Ito ulit. Thank you.
natin ulit. Pare-pareho lang ng ano, pare-pareho ng ilang piraso para makita ko kung may mamatay, may matitira. Pero kung mabubuhay lahat, buso siya, busi. Kung mabuhay ko lahat, yung kanya sa isang, ano, isang pot. Kaya, ganyan. Ito, aluin natin ito. Tapos, ilagay natin sa loob. Natapos natin, oh. Isa nito, ilan to? 10. 10 ganito. Within 2 weeks, tignan natin. At diligan na lang natin, ano. Diligan natin ng kaunti. Para mabuhay siya. Yan. At diligan kaunti. Para mabuhay siya. Hindi yung malanta. Tapos bukas ng umaga. I-stay ko lang ito dito muna bago ko ilagay dun sa lalagyan sa kabila, sa taas. Lalagay ko doon. Kaya lang, bubuhayin muna rito dahil wala pa siyang ugat. Pag nainitan, ay mamamatay siya. Kailangan medyo buhayin natin mga siguro mga 3 days to 4 days. Pwede na natin isabak. Ang ginamit kong soil ay rice hull lang. Rice hull, loam soil, at saka vermicast. Yun lang ang ginamit ko rito. Kaya, okay. Dito ko na e-end ang aking vlog. Sana po ay nasiyahan kayo sa pagpapanood, sa pagsama sa akin. Salamat po sa inyong tiyagang panonood. At kung nagustuhan niyo po, paki-thumbs up na lang po, paki-like, at paki-press na rin po yung paki-click yung bell para ma-notify po kayo every time na mayroon akong YouTube. At kung di pa po kayo, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, pwede pong paki-subscribe para po may sama naman sa ating subscriber. Salamat po sa lahat at pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you all.